katags, nandito ako sa isang new gun. At tingnan nyo, merong umaakyat ng buko doon sa isang puno dahil ibababa niya ang medyo magulang na nanyog at ito ay gagawing kopra. Pagkatapos na maakyat o maibaba ang mga nyog, katulad nito, na medyo magulang na, ay tatanggalan naman ng balat. So, ayan. So, ito naman ang pagtatalop ng nyog. Ganyan ang proseso, pangalawang proseso. Pagkatapos na mabalatan, kailangan yan ay iyong biyakin. Ayan na. So, meron siyang mga bulaklak na tinatawag. Ayan. So, kakainin ko itong bulaklak or bukag ang tawag namin dito sa bayan ng Look. Pagkatapos, ito naman ang kasunod. Inihahanay naman ang mga nabiyak na buko or nyog dito sa tinatawag na tapahan. Ayan, tuloy nabulunan ako ng kinakain kong bulaklak ng nyog. Ayan. So, sinisigaan yan dito sa ibaba. Ayan, may apoy doon na apat na parte upang maluto siya. Pagkatapos ng ilang oras na pagtatapa doon sa nyog, dahil wala namang mainit na sikat ng araw, nandito na tayo at tinatanggal ang laman nito doon sa kanyang mga bao. So itinan mo, ang sisipag nila. Yan ang pagtatanggal. Pagkatapos niyan, ay hihiwa-hiwain at ilalagay na sa sako. Pronto, pagkalagay sa sako, yan ay perang maliwanag na. Yan po ang ginagawa ng mga magsasaka ng nyog dito sa lalawigan ng Romblon, lalo na dito sa bayan ng Look. At ako'y natutuwa sapagkat hanggang ngayon ay meron pang mga tao na talagang nag-i-invest ng kanilang oras, lakas ng katawan, tibay ng loob, at talas ng isipan upang ipagpatuloy ang kulturang ating nakagawian na pagsasaka ng nyog. Dalangin natin mga katags na sa mga susunod na panahon sana ay magkaroon na ng oil mill dito sa lalawigan ng Romblon para hindi na natin dalhin ang ating mga kopra sa kung saan mang lugar katulad ng Lucena para ito ay ipagiling at gawing langis. So dito sana sa Romblon para ang ating mga magniniyog dito ay magkaroon na ng sariling oil mill. Alam niyo ba na sa ilalim ng mga puno ng nyog ay pwede rin tayong magtanim ng iba pang mga puno katulad ng mga saging na yan na nakikita ninyo at itong mga kalamansi na nakikita ninyo. Sa katunayan, meron pang guyabano at itong lansones na ito na nakikita ninyo dito sa camera ay pwede rin itanim dito sa bayan ng Look. May mga bunga na actually ito nung nakalipas na araw. Siyempre, naubos na namin. Kaya't kung masipag ka lamang talaga dito sa bayan ng Look ay hindi ka magugutom. Maraming salamat mga katags.